Shout out to Rex TV Adventure. Please support the channel. Yan. Thank you. So nag-back off siya. And tama naman for me, respetado ko yung desisyon na yun, pagkat at the end of the day, hindi rin maganda na nangangampanya siya, nakaupo siya. Tama incumbent po. Siya eh. Exactly. And then we all know naman, he had another candidate, sa totoo lang, kaya lang hindi nagpursige. That's the reality, ganun naman ang politika. Ako, I don't know, I also understand the choices that people make. Naman mapipilit lahat. And I think that was proper. Tinigilan naman niya. Ganyan talaga politika. Balat-balat eh. It's really a fight. Eh. Talagang politics is more located outside the battle zone, right? So, and then after that, linipat na niya. At the end of that, since his daughter went now with Bongbong, tumahimik na si Presidente, hinayaan na na malaya tayong mamili pagkat nakaupo siya. Which to me, may dahilan din doon. I mean, there's also good justification and logic for that din, di ba? Question po. Hey, Daryl, come! You're the one who called this, ikaw sumagot? Yes po. Akala ka? Sen, nandun po kayo sa Davao that time, no? Ay, na-turn po. Nandun po kayo sa Davao nung time na si VP Sara Duterte at si Pangulong Bongbong that time po, nung binubuo po nila yung unity. Hindi, nung pumunta kami, mag-greet lang kami ng happy birthday May yun. That was May of 2021 and walang binubuo na, nag-happy birthday lang kami. Actually, at that point in time, lahat ng politiko sa mundo ay talaga nag-audition maging vice president ni Mayor Inday at that point in time. Yun ang totoo. Wala pa presidente-presidente noon. Kasi ang ina-assume ng lahat, ang kandidato na more than 20 points ahead, tatakbo. Si Mayor Inday lang ang humayaw. More than 20 points ahead of any other candidate at that point in time. So, there was no naysaying the fact that she was the lead. And the only open position was for Vice President. I think everybody, di ba? Ang dami-dami din dumadagsa sa Davao noon at nag-a-apply. Pero kami, hindi namin pinag-usapan yun. Ang pinag-usapan lang talaga, eh, happy birthday, ganun-ganun. Tignan natin kung ano mangyari sa Well, first and foremost, ano lang, no? Meron na tayo dito, of course, the Duterte supporters, yung mga vloggers natin. Nandito si Sas. Sas! Ayan ka dito. Hindi ka naman masyadong PRRT supporter sa pagkakahuti mo. Sa pagkakahuti niya. Nakasalamat, PRRT. And then, nandito Sir Tom. Ayan, nandito si
went there, the concert in Manila. So, but my t-shirt, mine's a black t-shirt. So, ano lang to guys, this is actually a testament na we are stronger naman together. We may have different opinions. Pero of course, kagaya ng kanina nga, yun ang una-una ko nabasa sa caption ni Joey, no? Parang bansa muna. Yun ang nabasa ko sa caption ni Joey. So I guess, senators here to actually clear the air. I encourage kayo na wag na mag-away ang mga DDS at loyalista. Kasi dyan naman ang galing ang victory natin. At galing yung coin term na unity in kay Senator. Paulit-ulit. So, sino pang may question? Ah, yes. May nagsasabi pa na mas Duterte daw ako sa Marcos. Paano ba gagawin mo? Sige ba nag-i-intrigan na rin? Ano ka, Sensen? Unang-una, hindi naman magkaaway yun. Ikalawa, hahatiin ko ba ang sarili ko? Papangtan ko ba ang dugo at laman ko? Ano ba yun? Ang weird. Oh, next. Direk, may mga kumakalat po kasi ngayon sa social media na nananawagan sila nagsasabi sila na sila daw ay loyalista at ika-cancel nila itong third sequel ng Mabuhay Aloha Bakuha. Yes. So, okay, po, bakit kasi daw tungkol na daw sa Duterte yun. Ano sa manong Duterte? Tama. Nananawagan po sila. Mas maganda patinig po sa Marcos. Sa Marcos po ako nasabi na wala po sila karapatan i-cancel. Oh, yun. So, kasi ganito yun eh. Nung pumunta... Unang-una, hindi pa nasusulat yung third. Natetense pa lang kami dyan sa second. Eh, ako yung third, hindi pa nagagawa. Ano ba lang? And nung pumisita naman si Senator Aimee kay PRRD, naglabas pa nga si PRRD, si former president ng... Ayan na naman. Mamaya, tinatawag kong PRRD, siya pa rin daw ang presidente ko. So, ano ko dyan? Ang hira? Whatever your highest position was, for the rest of your life, yun ang itatawag sa iyo. Exactly. It's just confusion. Ganun pala yun. Kahit naman si Apo lang yung ang kaya si Pinoy, Pinoy pa din. Okay. Si Cory. Okay, next question. So, hindi, ganito lang yun. Number one, nung pinunta namin si PRRD, ini-invite namin siyang manood ng premiere. Kaso gusto niya pumunta ng nakapambahay, di ba, Sen? PRRD, gusto niya pumunta sa sabi niya, pwede ba akong nakaganito? Yun, sobrang casual lang na yun. At saka, guys, ang third sequel, nagagalit yung mga loyalista kasi daw, Senator, ang bida daw sa third sequel, mga Duterte na. Ang sabi ko naman... Hindi! Ang bida mula sa umpisa hanggang sa dulo ako. Yeah! Army! Kaya ako ang Diyos! Ako ang produce! Yeah. So, tsaka from the title itself, Mabuhay Aloha Mabuhay, ito 2016 and 2022, hindi natin pwedeng hindi isama ang Duterte kasi, number one, sinabi ko nga, Duterte, sabi ni Senator Aimee, ayan na, sabi ni Senator Aimee, inubos daw ng mga Duterte ang kalaban nila. So ngayon, Number two, of course the vice president of President Bongbong is a Duterte. So it's very unusual kung hindi natin sila isasama. Isa pa guys, wag kayong mataranta kasi nga yung part 2 nga nandun si Ninoy. Diba? Nandun nga yung kaaway sa part 2 eh. Oh, well, tsaka pwede namang manawagan ng boycott. Ang iniisip ko lang ganito. Kung naalaman niyo ng boycott? Yes, kasi daw Duterte at kasama daw ang Duterte. Ang iniisip ko na lang ganito. Guys, alalahanin natin kung sino tayo at kung sino yung mga kalaban natin na nagtatawag ng boycott. Yes! So yung mga nagtatawag lang ng boycott, galing lang dun yan sa yun ang hilig nila mag-cancel at mag-boycott eh. Yes. Kaya kilalanin niyo mabuti ang mga nagpapanggap. Hindi. In fairness, nag-produce ng dalawang pelikula. Balak pa